Okay mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Muli maraming salamat sa Diyos dahil nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon para makagawa ng mga panibagong tutorial patungkol sa ating mga motor. Bali mga bro, meron tayo ditong Honda Click 150? 125 mga bro. So magkakabit lang tayo ng mini driving light. Ayan, mini driving light. Tapos magkakabit tayo ng cellphone holder with charger mga bro. Ayan. Okay, so bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pakipindot ng notification bell para lagi kayong updated pag meron tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Kung makita niyo mga bro, bali tinanggal na natin yung headlight niya. No. Sa pagtatanggal, medyo mahirap lang mga bro kasi gawa nitong anong ito. Pero madali lang naman, bubunutin nyo lang siya. Tapos mayroong screw dito. Ayan, isa. Dapat pala pinakita ko sa inyo kanina eh. Mayroong Phillips screw dito, isa. Tapos may plastic na ito mga bro. Ito. So nakalakas ito eh. Dito. Ayan, nakalak dito yan. So ang gagawin nyo, susungkitin nyo lang siya. Ayan o. Susungkitin nyo lang para umilalim siya. Tapos mabubunot nyo na. Tapos dito meron dalawang gis. Ay 12 gis. Ito. Dalawang bolt. Ayan. So ganun lang mga bro. Mamaya ipapakita ko sa inyo pag binalik natin. Dito yan, dalawa. Ayan. Yun lang yung mga tatanggalin nyo. Tapos dito, dalawa. Ito. Ayan, dalawa dyan mga bro. Mabubunot nyo na siya. So unahin nyo muna ditong kalasin sa ilalim. Tapos mga bro, mahuhugot nyo na ng buo yung headlight. Ito yan. Ito yan mga bro. So natanggal ko na kasi. Hindi na sana ako gagawa ng video mga bro kasi napakarami ko ng tutorial kung paano magkabit ng mini driving light. Pare-pares lang naman kasi yan mga bro yung pag-i-install. Tapos, ito yung mga gagamitin natin. Ito, yung mini driving light. Yan. Tapos kailangan natin ng dalawang relay. Ayan. Dalawang relay ang kailangan natin. Tapos ito, gagawa pa ako mga bro ng bracket, no? Ito, gagrinderin pa natin to. Tapos magbubutas tayo dito para dito sa headlight mga bro. Kasi tatama siya eh. Walang pwedeng pagkabitan yung ating mini driving light. Kaya ang gagawin ko, so gagrinder muna tayo nito. Ayan, tapos magbubutas tayo. Ganun lang. Okay mga bro, so habang ipapakabit muna natin to, so papaipit lang naman natin dito sa side mirror, pati yung domino na switch, yung three-way switch natin, so dito natin pinilagay sa kabila. Ayan. So habang pinapakabit natin to, mag-grinder muna tayo. Gagawa tayo ng bracket na malupit. So, ayan mga bro, bali ito yung ating ginawang bracket. Ayan. Basic na basic lang, di ba? Napakadali lang. So, binutasan natin siya ng barena. Tapos, yan, nagkatayo ng ganitong grinder. Para dito yan mga bro. Ayan. Okay, so dito natin siya iipit. Ganyan. So, mamaya, makikita nyo pag kinabit na natin. Okay, so ikabit muna natin to. Thank you.
So, ayan mga bro, bali, nakabit na natin yung mini driving light. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. So, dito natin ikakabit yan. Malayo naman yan mga bro, hindi sasayo dyan sa ating fender. So, papakita ko sa inyo ha. Dito, pag tinihaya natin yan, ayan, ganito ang mangyayari oh. Wala lang tagahawak eh, kaya medyo, ayan, ganito mga bro. So, ito yung ginawa natin na bracket. Dalawa lang, pa-street lang. Tapos, inipit natin siya dito sa tornilyo. Ayan. So, ganyan. Tapos, nakadepende sa inyo mga bro kung ano yung gusto nyong gamitin. High ba? Yung kulay dilaw ba? Or yung kulay puti? Ano? Tapos, pag hinarap natin yan, ganito. Ayan. So, ganyan siya. Bawa, nakaharap yung ano, mukha. Ganyan yung itsura niya. Diba? Hindi naman sasaya dyan mga bro dito sa fender. Medyo malayo dyan. So, nandito lang yan. Nandito lang yan. So, mamaya, pag kinabit natin, makakita nyo. Okay. So, ikabit na natin siya mga bro. Tapos, yung relay naman. Ito, mamaya. Wawiringin muna natin ito. Mamaya, papakita ko sa inyo. Kasi, napakarami ko ng tutorial nito mga bro kung paano magkabit ng 4-pin relay para sa mini driving light. No? Okay mga bro. Bago natin ikabit ito, kung mapapansin nyo, pinagdikit ko na yan mga bro. Pero nabubunot-bunot lang naman to eh. Ito. Tigas na eh. Yun, matigas na. So, ganito mga bro ah. Marami naman akong tutorial na nito eh kung paano gumagana yung relay. Ayan. So, mayroon mga numbering yan. Itong pula na mataba. Minsan iba-ibang kulay nito mga bro. Minsan kulay blue, kulay orange, kulay itim. Nakadepende sa nagwawiring ano. Pero dito, ang tandaan nyo na lang mga bro yung number. Meron tayo ditong 30. Ito yan. Ito, 30 ito. Tapos meron tayong 86. Ito yung dalawa. Ayan. Pares, 80. Kasi dalawang relay. Dalawang 86 nyan. Ito yan. Tapos meron tayong 85. Ito yung kulay brown. Ngayon, yung 87 ay mga bro. Kasi naka 5 pin to. No, naka 5 pin. Normally closed at normally open. Hindi na natin gagamitin ito. Yung light blue. Ang gagamitin natin ay yung 87 na load. Para ito sa high. Tapos para sa low. Tapos ito, yung 85 sa negative, ikakabit natin yan. Tapos ito, sa 3-way switch, ayan, yung trigger natin yung 86. Tapos yung 30, ito yung dalawa, pagsasamahin natin yan, ikakabit natin yan sa positive, rekta, positive ng battery. Mas maganda mga bro kung meron kayong fuse na 10 amperes, no? Okay, so rewiring na natin yan. Ngayon, dito naman, dito na lang tayo kumuha. Kung makikita nyo kasi yung nasa click mga bro, ayan, yung nasa ilalim yung kanyang ignition switch. Ayan. Pagtatanggalin pa natin yan, masyadong ano, mas mahirap. Ngayon, ito, may wire dito na ka ito, may harness dito, dito na lang tayo kumuha. So, ang click na ito mga bro ay Honda. Malamang, ang accessory wire niya, kulay black. Tapos, ang negative ay itong kulay green. Matik na yun mga bro pagka Honda, lahat ng Honda. Huwag lang Yamaha, tsaka Suzuki, tsaka Kawasaki, magkaiba sila ng accessory wire. So ito, nakikita kayo ng kulay black. Ayan, kulay black mga bro. Malabo lang camera natin eh. Ayan na mag-focus. Ayan mga bro, ito. Ito yung kulay black, yan yung accessory wire. No. Tapos yung kulay green, yan yung ating groundings. Pakadali lang. A few moments later. Okay mga bro, kung nakikita nyo, bali, naikabit na natin yung dalawang relay. Ayan. So, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung saan natin pinagkakabit yan. Ano. Tapos mga bro, bali, nakabit tayo ng, ano, ng cellphone holder na may charger. Ayan mga bro, ito yan, yung wire na yan. So, ang cellphone holder mga bro, kagaya ng voltmeter, mayroon lang siyang dalawang wire. Ano, isang positive tsaka isang negative. Dito naman, ang kulay ng mga bro ng charger, itim tsaka pula. Automatic, yung kulay pula, ito, kulay pulang maliit, ikakabit natin yan mga bro sa accessory wire. Tapos yung itim, ikakabit natin yan sa negative. Ngayon, ang ginawa ko dito mga bro sa click, dito kasi mayroong harness, binalatan ko. Sa totoo lang mga bro, balat na talaga siya. Tatanggalin nyo lang yung electrical tape, makikita nyo, ganito yung itsura niya. Hindi nyo kailangang hiwain pa yan. Tapos, meron ditong kulay itim. Ayan. Yan yung accessory wire ng Honda mga bro, kulay itim. So, dito nakatap mga bro, yung kulay pula na galing dito. Tapos, yung switch naman natin na domino, meron tatlong wire. Dahil three ways siya, meron siyang common. Ngayon, ang common ito,
Ito yung tatlong wear, mga bro, ng ano. Iba-iba, mga bro, yung ano, ha, yung domino siya. Hindi pare-pares yung kulay ng three-way switch, kaya kailangan meron kayong tester. Ngayon, mayroong kulay dito na kulay black, kulay yellow, tsaka kulay red. Ang common nito, mga bro, ay yung kulay red. Dito natin itatap yung supply galing sa accessory wire. So pagkainon nyo siya, dahil accessory wire, magkakaroon ng supply yung kulay red. Siya naman yung magdi-distribute dito sa kulay itim tsaka sa kulay yellow. Yung kulay itim, yan yung gagawin nating high, no? Tapos yung kulay yellow, dito natin nakakabit yung yellow. So ganun lang, mga bro. Tapos dito sa relay, sinabi ko naman sa inyo yung 30, yung 30. Yung 30, mga bro. Ayan. Ito yan, pinagsama ko sila, tapos nagpagapang tayo ng wire ito, ikakabit natin yan sa positive ng battery. Yan naman yung battery ng ano, mga bro, yan, ng click. Tapos, ito, yung 86, ito yung 86 ng isang relay, ikinabit ko naman siya dito sa kulay black. Ito yung magti-trigger sa relay para mag-supply dun sa 87, ito na yan. Ito yung magiging high natin, ano. Tapos, yung isang 86, mga bro, ito yung kulay light brown na yan. Kulay white ito eh. O kulay brown. Nakakabit naman siya dito sa yellow. Yan yung trigger sa low. Okay? Tapos, yung dalawang 85, ito yung kulay brown. Ito, mga bro. Yung 85 na yan. Ito na yan. Yung dalawang 85 na brown, pinagsama ko, kinabit ko naman siya sa negative. Ang ginawa kong negative, mga bro, mayroong dalawang tornilyo dito. Ayan, isa, dalawa. So, ano lang ako. Dito ako nagtap ng isang wire. Yun ang ginawa kong negative para hindi na tayo magsugat dito. Tapos, mga bro, ito, yung dalawang ano, yung dalawang green, yan yung ating load. Ibig sabihin ng load, dito na nakatap yung mini driving light. Yung isang green, pinagsama ko yung dalawang pula. Ito yung ating kulay puti. Nagagawin nating high. Tapos itong dalawang dilaw, pinagsama ko yan, ito naman yung low or yung kulay dilaw ng mini driving light. Okay, mga bro, so ganun lang. Ngayon ang gagawin natin, ayusin na natin yan, lalagyan natin ng electrical tape para malinis tingnan. Okay. Ayan, mga bro, kung nakikita nyo, bali, nalagyan natin ng electrical tape, di ba? Mas magandang ganito, mga bro, parang walang nangyari lang, no? So, lagyan natin electrical tape, tapos, mas maganda, mga bro, kung meron kayong cable tie, kasi wala tayo, inaubusan tayo eh. Kaya electrical tape muna. Ngayon, kakabit na natin to, yung headlight nya. So, bali, mga bro, na ibalik na natin yung ano, yung cover ng battery. Tapos yung ito, yung pinaka headlight na ibalik na natin. Tapos ito, yung cover ng itim. Tapos mamaya itatry natin, mga bro. Check natin kasi baka sobrang taas ng ano. Ganito, mga bro, ang itsura niya, no. Ayan, no. Yung mini driving ito. Dalawa. So malabong tumama 'yan dito sa 'yan, mataas. Yeah. Hindi siya tatama sa fender or sa ating tapaludo. Diba? Madali lang, mga bro. So mamaya itatry natin yan. Okay, mga bro. So itatry na natin dito para makita natin yan kung mataas ba or ano. Yan, itatas mo pa.
Tiga. Yan. Low. High. Yan. So, dito naman mga bro. Hindi naman siya ganun kaano eh. Yan. High. Naka-high na siya. Yolo. Yan. High. Yung low. Yan. Sakto lang mga bro. Diba? Napakadali lang. At siguro mga bro, hanggang dito lang yung video natin. Pasensya na kayo kung hindi ganun kadetalyado kasi magulo. Magulo nga. No. At ayun na nga, hanggang dito lang yung video natin mga bro kasi napakarami ko na naman na tutorial kung paano magkabit ng mini driving light. Medyo mahirap lang dito sa click kasi yung pagbabaklas ng fairings pag hindi kabisado, no? Ayan, dito lang mga bro pala yung pinakalock niya. Ayan, dito, now I know, dito, isa, dalawa, tatlo. Ito yung nandito yung lock niya. Sa kabila, ganun din yung lock niya mga bro. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, ganun lang. Bubunutin lang pala. Tapos ito yung una yung tatanggalin. Okay mga bro. So, hanggang dito lang. Maraming maraming salamat sa panonood at Red Sea Vlog mga bro.